Oh, last trip na. Sakay na kayo. Sigaw ni Manong habang iwinawas-iwas ang kanyang kamay sa ere upang senyasan ng mga estudyanteng sumakay na sa kanyang jeepney. Ilang mga estudyante ang patakbong tumungo sa paradaan ng jeepney na tila natakot maiwanan ang biyahe. Habang naglalakad ako patungo sa jeep, ramdam na ramdam ko ang hapo sa maghapong pag-ensayo ng aming sayaw. Intramurals na. At isa ako sa mananayaw na kasal sa pinakahihintay na hip-hop competition. Dalawang araw na lamang bago ang aming competition kaya naman puspusan ang aming ginagawang ensayo. Tumingin ako sa aking cellphone at tinignan ang oras. Alas 6 na ng gabi. Oh, sakay ka na. Isa na lang at aalis na. Last trip na to. Sabi sa akin ni Manong driver. Nagdalawang isip ako sa pagsakay. Baka naman kalahati lang ng puwet kong maiupo ko, Manong. Pabiro ko sabi kay Manong driver. Napatawa ito ng bagya. Sige, pag kalahati lang ang upo mo, kalahati lang ang bayad mo. Ginitian ko ang driver. Agad na akong tumungo sa likuran ng sasakyan. Pagakat ko ay agad naman akong binigyan ng pwesto ng mga estudyante kasabay na malapit sa bukana ng jeepney. Yun, maluwang pa pala, nasabi ko sa sarili ko. Isinandal ko ang aking ulo at doon ay unti-unti ko nang naramdaman ang pagod ng aking katawan. Halos pumintig na ang aking mga ugat sa paa sa sobrang hindak at padyak sa pag-ensayo eh. Sa loob ng jeepney, naroon ang mga typical na mga estudyante. Maingay, masayahin, marinig mo ang halakakan ng mga ito habang pinag-uusapan ng mga napanood nilang mga sports events kanina. Manong bayad po? Sabay abot ko ng 7 pesos sa pamasahe sa aking katabi na siya namang ipinasa hanggang sa umabot kay Manong driver. Paglipas lamang ng ilang segundo ay binuhay na ng driver ang makina ng kanyang sasakyan at tinahak na nito ang daang patungong bayan. Ang sasakyan ay napuno ng sariwang simoy ng hangin. Kaya naman, hindi ko naiwasang antukin sa biyahe. Unti-unting pumikit ang aking mga mata. Ang isang iglap ay nakaitlip na ako. Ngunit hindi pa tumatagal ang biyahe ay biglang binalot ang sasakyan ng kakaibang lamig. Napilitan akong imulat ang aking mga mata dahil tagos sa aking kalamnan ang lamig. Tumingin ako sa labas ng jeep at napansin kong napakadilim na ng paligid. At hindi natural ang dilim na ito dahil may isang ilaw sa labas ay wala akong matanaw. Tanging ang ilaw lamang na nagmumula sa jeep na aking sinasakyan ng aking naaninag. Ako, brownout pa yata, sabi ko sa sarili ko. Agad kong kinuha ang aking cellphone sa bag ko at tinignan ang oras. Alas 6 ng gabi. Dito ako nagtaka. Ha? Alas 6 pa rin? Sira ba tong cellphone ko? Ang buong pagkakatanda ko ay alas 6 na bago pa ako sumakay ng sasakyan. Binalik ko ang aking cellphone sa bag at pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Ilang segundo ang lumipas ay bigla akong may napansing mas kakaiba. Ang mga kasabay kong mga estudyante na kanina ay naggigit-gitan at tagaharutan, ngayon ay tahimik at walang imik na nakaupo. Ni hindi sila gumagalaw at nakatingin lamang sa sahig ng jeep. Bawat isa sa kanila ay tiningnan ko ng maigi at nag-imbal ako sa akin nakita. Maputla ang kanilang mga balat na halos kulay yeso na sa puti at lubog at mapusyaw ang mga mata. Sinubukan kong hawakan sa braso ang aking katabi. Pagdampi ng aking kamay ay halos mapaso ako sa lamig ng kanyang balat. Unti-unti akong binalot ng takot. Ang lamig na kanina ko pang tinitiis ay lalo pang tumindi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lumingali nga ako. Humanap ng kung sino mang taong makakapagpaliwanag ng kung anong nangyayari. Sa aking paglinga ay napadako ang aking mga mata kay Manong driver. Patuloy pa rin siya nagmamaneho. Manong, nasaan na po tayo? Pautal kong nasambit. Pinipilit na itago ang takot na aking nararamdaman. Pagkasabi ko nun, ay biglang napatingin ang driver sa salaming na kasabit sa kanyang harapan at nagtama ang aming mga mata. Bigla niyang hininto ang sasakyan. Makikita sa kanyang mga mata na nagulat siya sa aking pagtatanong. Hindi ka dapat naririto, sambit ng driver. Gamit ang boses na napakalaki at napakalalim, ibinaling ng driver ang kanyang ulo sa aking direksyon. At doon ko nakita ng mabuti ang itsura niya. Maputi ang kanyang balat tulad ng mga kasama kong pasayaro. Ngunit ang kagimbal-gimbal na aking nakita ay ang kanyang mga mata. Pula at nanlilisik. Pagkakita ko sa kanyang mukha ay nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan.
Tumindi lalo ang lamig sa paligid na tila binubuhusan ako ng nagyayelong tubig. Hindi ko na maigalaw ang aking mga paa at kamay sa sobrang takot na aking nararamdaman. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko malis ang tingin ko sa kanyang mga mata. Ramdam kong nanghihina ang buo kong katawan. Sa mukha ng driver, isang makapaninding balahibong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi sabay-sambit ng, "Ngayon, akin ka na!" Lalong nanghina ang buong katawan ko. Pinilit kong labanan ito. Pinilit kong ilayo ang aking mga mata sa kanyang mukha at ako'y nagtagumpay. Inipon ko ang natitirang lakas ng aking katawan at tumalon palabas ng jeep. Saktong pagbagsak ng aking katawan sa sementadong daan ay biglang pabigla akong nagising sa aking pagkakaitip nang marinig ko ang malakas na busina ng jeep na aking sinasakyan. Hinahabol ko ang aking paghinga at basa ng pawis ang aking buong katawan. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga estudyanteng nagkukulitan sa loob ng jeep. "Kuya, ayos ka lang ba?" tanong ng isang estudyante kaharapan ko. Hindi ako nakasagot agad. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang panghihina ng aking katawan. Tumingin ako sa kanya, tumango ng bagya at pinilit na ang umiti. "Manong, para po," halos pasigaw kong nasabi. Tumingin sa aking driver at ngumiti. Bigla akong naalala ang ngiti niya sa aking panaginip. Pagkahinto ng jeep ay halos patalon akong bumaba. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang aking kaibigan. "Pwede bang makitulog na lang ako sa boarding house?" Kinabukasan, wala man akong ganang pumasok ay pinilit pa rin pumunta sa eskwelahan. Hindi ako nakatulog na maayos dahil hindi mawaglit sa isip ko ang nangyari kagabi. Bawat maalala ko ang mga makapanindig balahibong ngiti at nanilisig na mga mata ng driver sa aking panaginip ay hindi ko maiwasang matakot at mangilabot. Sa aking paglalakad ay nadaanan ko ang kumpul ng mga tao na nakatayo sa malapit sa OSA. Baka sa mga mukha nila ang lungkot. Sa di kalayuan ay nakita ko ang aking mga kaibigan. Tinanong ko kung bakit maraming tao sa OSA. At ako ay nagimbal sa narinig kong paliwanag. "Hindi mo ba nabalitaan? Yung last trip kagabi na bangga ng truck, namatay lahat ng sakay." Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!